Siyempre, ang pinaka-busy sa lahat ay ang next office, ang governor's office. Bukas ang tanggapan ng governor para sa iba't ibang concerns, mapa-medical assistance, financial o kung ano pa man yan na may maitutulong, ang governor dito ka pwedeng sumadya. Sa governor's office niyo rin makikita ang mga awards na nakamit ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan at ni Gov. Willy. Kasunod ng office ni Gov, ang opisina ng kanyang mga personal staff. Katapat naman ay ang HR o Human Resources Management Office. Dito bumabaksak lahat ng mga concerns ng empleyado ng gobyerno. Baba naman tayo ulit sa ground floor. Paikot tayo. Simulan natin dito sa accounting office kung saan sinisiguro nila ang waskong pagtanggap, pagtala at paggamit ng pondo at ari-arian ng pamahalaan. Katapat naman yan ang budget office kung saan sila ang nangangasiwa sa financial at budgetary requirements ng provincial government. Kaunti. Makikita naman natin ang breastfeeding station kung saan sa buong Central Luzon, ang provincial capital ng Bulacan lamang ang mayroong breastfeeding station. Katabi naman ito ang field office ng Civil Service Commission. Sa mga mag-a-apply para makakuha ng civil service exam, dito ang punta nyo. Kasunod dito ang BECO o Bulacan Employee Credit Cooperative Office, ang opisyal na kooperatiba ng mga kawanin ng pamahalaang panlalawigan. Katabi nito ay ang Bureau of Treasury Office. Ang susunod na office naman ang General Services Office. Lahat ng pag-aayos at iba pang utility concerns, sila yung abala. Real property ba ang pag-uusapan? Dito ka sa Provincial Assessor's Office magsadya.
sama ng PSWDO o Provincial Social Welfare Development Office ng Bulacan. Diyan, pwede rin sumadya para sa iba't ibang tulong gaya ng kung ikaw naman ay isang PWD, maaari kang magsadya sa Person with Disability Office, kung saan ang lalawigan ng Bulacan ay nakakuha ng Hall of Fame Award bilang Most PWD-Friendly Province sa Region 3. Next naman ay ang listahan ng real property tax delinquencies ng bawat bayan at ang Office ng Provincial Treasurer na namamahala sa pondo ng pamahalaang palalawigan. Pero, para kanino nga ba talaga ang Kapitolyo? Para sa gobernador? Para sa kawaninang gobyerno? Para sa mga VIPs? Para sa mga artista? Ang Kapitolyo ay sadyang ginawa para sa taong bayan, para alamin ang kanilang pangangailangan, para pagsilbihan. Ano nga ba ang silbi ng Kapitolyo? Kung isa kang Bulakenyo na nangangailangan ng medical assistance o financial assistance tuwing Lunes, Merkoles at Biyernes, pwede kang magsadya sa mismong opisina ng governor para humingi ng tulong. Dito, pwede kang i-endorse sa opisina kung saan pwede kang matulungan. Kung isa ka namang agriculturist, magbubukid, mangingisda o magsasaka, pwede kang sumadya sa Provincial Agriculture Office para sa mga tulong o workshop seminars na kanilang ino-offer. Kung ang concern mo naman ay tungkol sa hayop, dito ka sa Provincial Veterinary Office magtungo. Namang palaguin ang business mo, dito ka sa Provincial Cooperative and Enterprise Development Office ang punta mo. Dito, pwede kang sumali sa mga livelihood seminars. Kung meron ka namang sariling produkto na gusto mong makilala, pwede kang magpatatak Bulakenyo. Pati sa labeling at packaging, matutulungan ka rin nila. Pwede ka rin makasali pati sa kanilang mga trade fairs. Kung isa ka namang job seeker, dito ka sa Provincial Youth Sports and Employment Development Office. Sila naman ang nagbibigay ng job referrals o pwedeng tumulong sa mga talented o athletic na Bulakenyo para lalong mapahusay ang mga ito. Na mahilig sa kasaysayan at nais na libutin ang Bulacan, dito sa Provincial History, Arts, Culture and Tourism Office ka pwedeng magsadya.
research naman ang kailangan mo, dito sa Provincial Library, pwede kang magsaliksik, magbasa, at manghiram ng libro. Siyempre, bawal lang mag-ingay at matulog. Sa usapang disaster preparedness naman, ang Provincial Disaster and Risk Reduction Management Office ang bahala dyan. Sagot ng Provincial Engineer's Office ang mga gawain pang imprastruktura. Sa usaping seguridad ng pamahalaang panlalawigan, tungkulin yan ang Provincial Civil Security and Jail Management Office. Kapakanan ng ating kalusugan naman ang sagot ng Provincial Public Health Office. Nandyan din ang Bulacan Medical Center na mas pinaganda at isinaayos sa mga gusali at pasilidad, na ngayon ay mayroon ng mga bagong departments at buildings. Magpunta sa mga district hospitals na malapit sa inyong lugar kung ikaw ay magpapagamot. Kapitolyo.